다 돼가는데 낡은 서랍을 쳐다봐. Currently drinking this G-Mosquito green tea and calamansi flavor. Gusto ko lang siya i-share sa inyo kasi ito yung naging effective sa akin mag-suppress ng cravings ko for sweets. Kasi guys, sobrang hilig ko talaga sa mga chocolates. Kung papakita ko sa inyo yung ref namin, makikita nyo doon, sobrang daming chocolates talaga kasi sobrang hilig ko sa sweets. Ito yung tumulong sa akin para ma-suppress ko yung cravings ko for sweets. And beside that, zero sugar siya, pero kahit zero sugar siya, malasa talaga siya guys, as in masarap siya. It's also diabetic friendly, rich in vitamin C, also helps burn calories, and syempre hindi tayo matutry ng isang product kapag hindi FDA approved. So ayan, FDA approved din po si G-Mosquito. Alam niyo ba guys, share ko lang ah. Naka 7 packs na kami, actually kami, hindi lang ako, naka 7 packs na kami nito. Kasi tatlo kami umiinom nito and super effective sa amin. Kasi may mga different cravings kami. Yung isa naman mahilig siya sa junk foods and sa mga fast food. Tapos ako naman mahilig ako sa mga sweets, sa mga chocolate. Pero after namin uminom nito, hindi kami nagka-crave sa mga ganun. So, malaking tulong sa amin to para ma-maintain namin yung weight namin. And actually, hindi nga ma-maintain kasi tinutulungan din nito na parang ma-burn yung calories namin. So, very effective talaga to. You guys should definitely try this kasi it's super safe and very effective. If you want to avail, just visit www.gmosquito.com and use my code iskaelakito for a total of 45% off. Hi guys! So, I'm gonna do a quick clean makeup look. May quick errands din kasi ako today. Pupunta akong dentist and we're gonna do my everyday clean makeup look. By the way, I'm currently drinking G-Mosquito. So, first I'm gonna use this mist, facial mist. Ayaw nga pala, may ano din pala tayo. May Q&A nga din pala tayo. Pero sige, first magme-mist muna ako. This is from Vanilla Co. This is the Hydration Facial Mist. Sobrang oily talaga ng skin ko before. Pero ngayon, dry na siya. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, Hydration Facial Mist yung gagamitin ko. Kasi kapag hindi ako naggaganto, sobrang dry na skin ko around here. So, ayan. Yan. Patuyuin muna natin. Tapos sinuman tayo ng G-Mosquito. Na-addict na ako dito guys. As in, ilang packs na yung nabili ko nito. Promise. Take note na bili. Kasi, bukod pa doon sa sinad nila, sobrang thankful ako sa G-Mosquito. Kasi, before yasa bumibili kami, and then, they are kind enough to send some PR packages. And, ayun, lagi ako nauubusan. Siguro, yung mga ganun. Kasi, ilan kaming nainom dito sa bahay. Thank you so much, G-Mosquito, for sending PR packages. Nag-post ako sa Instagram. Kaka-post ko lang. And then, nga, nagsabi ako kung may questions kayo. Gusto malaman about sa life ko right now. Sagutin ko. So, first question. Since when ka po naging independent? Kailan ba ako nun? Since high school pa lang eh. Parang since grade 9, 10, 11. Since grade 9 ako naging independent. Nakatira ako nun sa tita ko. Kasi ako na lang mag-isa nandito sa Pinas. And dapat kasi sa Japan ako. Pero kasi pasaway nga ako. Sabi ko kay mama nun, hindi ko kaya na parang magstay o hindi ko kaya na parang tumira sa Japan kasi sobrang hirap talaga sa Japan lalo na sa lugar namin kasi probinsya-probinsya talaga siya guys. Actually hindi nga siya probinsya, parang isla siya, parang tourist spot siya, tapos yun lang talaga yung mapupuntahan mo, parang paikot-ikot ka lang doon. Kailangan mo pang mag-ferry para pumunta sa mga mall o diba. Basta ang lungkot-lungkot ko doon, tapos wala pang friends, ganun. We decided in a hard way. We decided na parang ayun, dito na lang ako mag-aral sa Pinas.
Di din kasi kami magkasundo ng ate ko nun. So, parang pumayag na din si mama na parang dito ako mag-aral sa Pinas. So, ano ako nun, guys? Grade 9. Ako yung nagpre-prepare ng mga meals ko. Pagpapasok ako sa school, nagpa-plancha, naglalaban ng mga damit ko, and everything. Yan. Pero thankful ako sa tito ko kasi kinupkup niya ako doon sa bahay niya. Anyways, tuyo na yung face ko. And as you can see, parang, di ba, nag-glow pa rin. Next, I'm gonna use this Year Backstage in the shade of 1.5N. So, lalagay ko lang siya dito sa area na to. Kung saan meron ng mga problem sa face. So, yeah. Ganyan. Usually, gumagamit ako ng sponge. Gantong sponge. Mas bet ko yung sponge na ganito kasi lahat ng corners na ano niya. Pero right now, finger na lang muna yung gagamitin ko. Ewan ko, parang mas bet ko ngayon gamitin yung finger ko. Parang dagdag coverage din kasi. Hindi ako naglalagay sa forehead, guys, kasi dito lang naman yung may chismis ko sa mukha. Dito lang ako nag-a-apply ng foundation. Tsaka dito lang ako may discoloration. Parang yan yung mga redness, ganun. Next question tayo habang nagbe-blend. What is your most memorable What is your most memorable moment last year 2021? Yung most memorable moment ko last 2021. Yung patapos na yung taon actually guys mga ano yan, December, November, mga ganun. Kasi ano kwento ko ba? Sobrang enjoy ko lang ng time na yun. Ay wait lang. Naglagay ako ng concealer. Nag-spot conceal lang ako. Using this Dior Forever Skin Correct in the shade of 1.5. Kasi yung 2021 ko, yung parang first month niya, sobrang, alam niyo naman yun, di ba? Parang sobrang hirap for me. Basta sobrang daming problema. Sobrang daming problema, guys. Pero yun nga, parang yung katapusan na ng taon, parang ayun, dun lang ako nakapag-enjoy. Lagi kong kasama sila, Chak, noon. So, yan. Next question. But before that, mag-ayos mo tayo ng eyebrow. Yes, guys. Naglalagay na din po ako ng kilay. Pero, hindi ko siya finifilapan. Gumagamit lang ako ng brow wax. So, I'm using this Anastasia Beverly Hills Brow Wax. Okay. Next question. Kailan mo nalaman na feel na may feelings ka na for secret casero? For showbiz. Sabihin na lang natin for a guy. Kailan ko nalaman na may feelings na ako for a guy? Siguro kapag binibigyan ko na siya ng mga gamit. Kapag tumatakas na ako for him. Seryoso talk guys ah. Medyo ano din kasi ako eh. Kapag kasi na in love ako. Medyo pasaway talaga ako, guys. Aminado naman ako. And kapag, ayun, kapag binibigyan ko siya ng gifts na, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, parang yung body language ko is parang giving gifts sa loved ones ko. Kasi yun yung way ko. Paalam sa tao na parang love kita, ganun. So, next question is, why do girls play hard to get? Why not? Okay, before I answer that question, mag-blush muna tayo. So, yung blush na gagamitin ko is from Rare Beauty in the shade of Nearly Berry. Dito lang ako naglalagay ng blush kasi para hindi lalong mukhang bilog yung face ko. So, why do girls play hard to get? Kapag yung girl nagpa-play hard to get, ibig sabihin nun, it's either hindi kanya gusto or she's testing you na parang kung kaya mo ba talaga yung challenge na ibibigay niya sa'yo. Hindi ba parang mas challenging? Hindi ba parang mas nakaka-challenge yun? Na parang hindi mo agad nakukuha yung girl na gusto mo. At saka, guys, alam niyo ba, yung mga babaeng ganon, I mean, yung mga taong ganon, usually, yun yung mga taong parang for lifers, ganon. Pero ako kasi, hindi ako nagpa-play hard to get. Wala sa motto ko yun. Ako kasi, pag may gusto ako, go lang, ganon. Kasi you only live once eh. Bakit parang kailangan mo pa mag- pretend and kineme. Okay, naglagay na ako ng blush pero hindi pa dyan nagtatapos kasi maglalagay pa ako nitong Dior Backstage Rosy Glow. Yes po, dalawang blush po yung ginagamit ko. Gustong-gusto ko tong blush na to kasi hindi siya sobrang matte sa mukha. Meron siyang glitters-glitters. Well, glitters-glitters.
naglalagay din ako dito for more natural look. And here. Next question naman. Content or real time? Before I answer that, maglagay muna tayo na itong eyeliner. Ang eyeliner na ginagamit ko is from Brilliant. Sobrang ganda din nito, guys, kasi dito nag-smash siya mate, as in, recently ko lang siya na-discover. Ayun, sobrang na-inlove ako kasi hindi siya mabilis mag-smudge dito. Kasi ako, prone ako sa ganun na yun, nag-smudge dito. So, content or real time? Where's the content, guys? Charot. Pero, it is not content. Hindi niyo siya matatag na content. Okay. Kasi alam niyo ba, guys, mayroon couple dito sa YouTube. Lagi niyo sasabihin ng content lang, ganyan-ganyan. You don't know them. And even if content man yun, guys, be thankful na din kasi, di ba, kahit pa paano naman, napasaya nila kayo. Di ba? Di ba? Pero ayun nga, for me, hindi siya content. Siya pa ngayon nagpo-push sa akin na bakit ba ayaw mag-vlog. Maisipin siya sa may ibang tao, ganyan-ganyan. For me, ayoko na lang din ang gulo. Ang technique ko pag nag-eyeliner ako, para hindi magmukhang parang may end sa dulo yung line, ginagawa ko, ginaganon ko siya para mag-smudge siya ng konti na pag ganon. Tapos, linisin mo na lang. So, ayun na, nakikita niyo ba? Yan. So, next. Why are you so inactive on TikTok? Before that, inom muna tayo ng Gin Mosquito. Masang init. I'm using this Curly Studio All Day Rice Mascara Curly and Long from Vanilla & Co. Chinare ko to sa IG story ko. And guys, I'm telling you, sobrang ganda nito. Hindi talaga siya nag-smudge, pero medyo matigas siya sa eyelash. Pero it's a good thing for me kasi mag-stay yung curl ko doon. And yun talaga yung parang hinahanap ko sa mascara. So, ayun nga, why are you so inactive on TikTok? Wala lang. Kasi if you watch my vlogs, sabi ko nga sa inyo, I'm a very private person. Hindi naman talaga ako pala upload before pa lang. Before pala ako mag, parang TikTok, ganun. Parang out of boredom lang gawa ng pandemic nga. At lockdown. Saka meron din kasi akong parang mga errands. To the point na wala na akong time mag-TikTok. I know guys, I should have. Parang invest more time on doing more contents for you guys. Pero ayun nga, ayoko naman na parang lamunin ako masyado ng social media. Kasi sobrang na-apekto din pala talaga siya for your mental health. Kasi parang yung mga ibang tao, i-judge ka nila based on your one TikTok video. Sobrang bilis mag-judge yung mga tao nowadays. And sobrang pangit ng cancel culture. Hindi lang dito sa Pinas. So, ayun. Whenever I make TikTok videos, I make sure na hindi siya nakaka-harm sa ibang tao. But don't get me wrong, guys, ha. I'm still open for criticism. But siguro dun na lang ako magfo-focus sa criticism na ibibigay ng tao na matagal ko nang kilala. Kasi, yun, kilala niya talaga ako. Alam niya yung struggles ko sa life. Hindi naman sa I want take talaga, as in fully want take. Parang, it depends pa rin talaga sa situation, pero ayun nga. Open pa rin naman ako ma-call out, guys, pero ayun nga. Pero iniiwasan ko na lang din talaga. Yung mga iba dyan, parang abangers lang na magkamali ka. Kung ano-ano na sabihin sa'yo na parang kilala niya yung buong pagkatao mo. Gets niyo ba? Sana gets niyo ako. Hindi kasi din talaga ako magaling mag-explain, pero ayun, sana gets niyo ako. Anyways, ayun, tapos na ako mag-mascara. Next ko naman na gagawin is mag- lip balm. I'm gonna use this Clinique Chubby Stick Moisturizing Lip Color Balm. Yan, kumuha siyang ganyan. So, next question. What are the best attitudes every man should have? For me, sobrang nakaka-turn on kasi sa akin. Sa ugali ha, sa ugali. Sobrang nakaka-turn on sa akin kapag sobrang gentleman ng isang tao. Like, simple gestures. Kunyari, we're walking on a sidewalk. Tapos parang, ito kinikilig. For example, we're walking on the sidewalk. Tapos parang ililipat ka niya dun sa mas safest place. Ganon. Wala lang. Parang ang cute lang. So, isa yon sa mga katangian na nagustuhan ko. Kay Guy. Kay Guy. So, yeah. Habang inaano ko pala yung lips ko muna, minumoisturized, mag, ano muna tayo, highlighter. I'm using this Fenty Beauty in the shade of Lightning Dust. So, ito siya. Dito ko lang din siya lalagay.
tito tito. So ayan. Next question is, what motivates you to work hard? Yung fam ko, wow. Pero seryoso guys, yung mami ko, nanay ko kasi gusto ko siyang bilhan ng sariling bahay sa Japan. Sobrang tagal niya na kasing, ano, parang pangarap din, nagkaroon ng bahay, ng sariling bahay sa Japan. So, sobrang expensive din kasi ng mga bahay sa Japan. But, yun yung nag-motivate sa akin mag-work hard. Gusto ko silang mabilhan ng sarili nilang house. And, syempre, yung mga luho ko din. Maluho po kasi akong tao, so... Maluho akong tao, pero gusto ko, ako lang yung gumagas sa sarili ko. Gets niyo ba yun? Next is... Lippy. So, I'm using this Dior Addict. Wow, puro Dior pala yung gamit ko. Mostly pala Dior yung gamit ko. Although, I'm gonna put this all over my lips. Next question muna tayo. Bukod kay Chakno, sino pa ang hinahangaan mong player sa MPL? Ooh, okay. I really like, itong, ano pala, itong shade pala nito is Red Smile 080. Bukod kay Chuck, ang hinahangaan kong ML player is ang V-Wise. May time na yung TikTok ko, puro sila lang, yung FYP ko, puro sila lang. Kasi sobrang adik ko manood ng mga ano, live stream nila, yung mga clip ng live stream nila. So, ayan, V-Wise supporter po ako. Alam niyo ba guys, nakalaro ko si Umay V sa parang pa-tournament yun ng Globe. Wala lang, sobrang kilig ko lang na sobrang starstruck ko. So, next question, any collection? Kilig ako mag-collect ng sapatos. Before, ang dami ko sapatos. Dati pa lang, nasa Japan pa lang ako, dami ko na talaga sapatos. Pero hindi ko na alam nasa sila ngayon. Oo nga, asa na sila ngayon? Pero ayun, yung kinakollect ko right now is J1 and Duck. So, ayun yung kinoconsider ko na kinakollect ko right now. So, yeah. Next question is, may nanliligaw ba sa'yo ngayon? Okay, before that, mag-facial mist muna tayo. Ito na yung tapos na ako guys eh. Ayan. Hindi pa ako naniniwala sa ligaw. Kasi I believe na parang... mas better na maging friends muna tayo. Ano ba? Paano ko ba siya explain? Kapag may gusto ko sa isang tao, I'll let him know. Hindi ko sasabihin directly sa'yo na gusto kita, pero papakita ko sa actions ko na gusto din kita. Ganon. Ayun. Hindi po ako naniniwala si ligaw kasi puro ka plastikan yung papakita mo kapag naliligaw ka, di ba? Parang mas better na friends tayo, pero alam mo yun, nagkakaintindihan tayo. Alam mo what's going on between us. So, ayun. That's it! Yun na yung last question, so I'll finalize this look and I'll be back. 아침이 다 지나가고 and that's it for today's video guys. I hope you guys enjoyed it. And kung nag-enjoy man kayo, please click the like button and the subscribe button and the notification button para ma-notify kayo every time po na may bago po akong upload. So, ayun lang guys. See you on my next video. Bye-bye!